Kalaki 45 to 36. Hello mga ka-shop, good morning po sa ating lahat. Welcome back to our channel. At nandito tayo sa shop. Yan si Kuya, siya may akin ng ano na to, ng bagong motor na ito na Rusi 175. Kuya, kailan lang ito nilabas sa kasa? Kahapon lang? May mga ano pa nga, may mga palagpagat pa, may mga ganito-ganito pa. Kasi kahapon lang siya. So, number one tip para sa mga kukuha o sa mga may bagong motor dyan, like kahapon lang na hindi pa na, ano tawag dito? Na hindi pa na, ano yun? Break-in. Na hindi pa na may break-in. So, tip number one, pagkarabas ng kasa, bago nyo siya itakbo ng mga malalayo-layo, pahigpitan nyo kaagad ang mga spoke yan, para hindi siya mabilis kumalog-kalog at hindi madaling mga balit. Yan siya. Yan na number one tip po yan sa inyo. Huwag nyo hintayin kumakalog na, maluwag na, or magkarabalit na bago nyo pa higpitan or paayos. So, pahigpitan kaagad paglabas para tuloy-tuloy na break-in. So, ito, kasi nga medyo, ano, medyo matagtag kasi double shock siya eh. Naka-double shock ito. Para ako, ayan, para ako. Rusi Match 175 pala ito. Naka-double shock na siya. So, pinatanggalan ni Kuya ng isang shock kasi pang break-in pa lang naman. And then, from stock niya na rear sprocket na 45 teeth, napalitan na rin kaagad ni Kuya ng 36 teeth. So, tip nga po pala, pag bumili kayo ng sprocket sa mga Rusi owners ng mga motorcycle, ang rear sprocket niya is pang PMX 155 lang. Rusi na 125, 150, or 175. Same lang sila ng rear sprocket ng pang PMX 155. And then, ang engine sprocket nito ng mga Rusi, same din naman ng pang CG or PMX 155. Okay? So, syempre, yung PMX 125, same lang din ng rear sprocket. Pero, iba yung kanilang engine sprocket. And ito, yan, chain adjuster. Pang PMX lang yan siya. Since ang kanyang kadena ay since ang kanyang rear sprocket kanina is 45 teeth, tapos nagpalit si Kuya ng 36 teeth, kaya nagbawas pa ng kadena. So, 36 teeth, kasi yan na sa inyong mga Rusi, yung 110 lang yung haba. So, depende sa inyo kung 420 or 428, pero syempre, ang stock niyan kasi is 428. Kaya, ganun din yung magiging engine niya at saka rear sprocket niya, 428 din. And then, ano pa ba? Ang mga madalas na natanong dito. Ayan, ang tires naman yung 300x17. Tapos, ang harapan is 75x17. Pwede nyo papalitan. At ang bagong feature nga pala dito sa mga bagong model ng mga Rusi, isip po kanya ang diaphragm. Anong gawa ng diaphragm, Jer? Diaphragm daw, yun ang bagong feature ng mga bagong Rusi nung naka-diaphragm na siya na para mas matipid sa. Then, ang bearing nito sa panglikod kabilaan is 6302. And ang bearing naman nito pangharap kabilaan 6301. And then, sa mga sa kable naman, mayroon namang mga kable na pang-Rusi, pero napaka-komplikado kasi ng mga kable ng pang-Rusi. Lalo na kasi may Rusi, di ba, na 125, 150, 175, tapos may CG, macho, ganyan. Dito kasi kapag may ano, bumibili, inaano ko, pinapadala ko ng sample, o kaya dapat na yun yung motor. Kasi, limbo, kahit na Rusi siya, pagdating, iba-iba yung ano niya, iba-iba yung haba niya, yung haba ng katawan sa ano kable niya. Kaya, ang hirap ulit-ulit pabalik-balik. Kaya dapat as na lang at dalhin nyo na lang ang inyong mga sample. Friction naman ito, yung luma kasi ng mga Rusi, may mga Rusi kasi na ang friction nila is pang HD3. And then, mayroon din mga Rusi na ang friction nila ay pang TMX na. So, since ito ay bago, malamang pang TMX na ang friction nito kasi yung mga luma, yung mga old model na mga, yung mga nauna ba mga Rusi,
kasi ang brake shoe nun is pang HD3. Yung kanyang ano, magkaiba yun sila doon sa ano, yung ganun at saka yung bilog lang siya doon sa bunganga niya. Ang down payment pala nito sa mga gustong kumuha updated as of February 19, 2021, ang down payment is 3,000 pesos, ang deposit is 2,035, at ang monthly niya, monthly amortization for 3 years is 2,035 din. So rebated na yon. Kung may rebate, kung makaka-bill ka ng rebate is 2,035, pero kapag hindi, like halimbawa hindi ka on time magbayad, is 2,305 yung magiging monthly mo. Tama ba, kuya? Tama ba, kuya? Okay, yun, tama daw sabi ni kuya kasi kahapon lang ito eh. So, kahapon inuwi lang tapos binalik na dito. Ngayong umaga, February 20, 2021, dito sa shop para pahigpitan ng, yan, yan, ng mga spoke, tapos papalitan ng rear sprocket at saka pabawasan ng shock. Thank you very much sa mga hindi pa nag-subscribe. Click nyo na rin po ang subscribe button at huwag nyo pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload, i-upload na video at mga tips. Thank you! Bye! Bubulusin mo na po yan.